Hallelujah! We are gathered here today once again to celebrate the goodness and the faithfulness of God in our lives. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Let us open our Bibles in the first letter of John, chapter 4, verses 7 to 8. Ang unang liham ni Juan, chapter 4, verses 7 to 8. At ito po ibabasahin po natin sa wikang Pilipino. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Makikita po natin sa talata pong ito ang mensahe ng ating pong Panginoon na pag-aaralan po natin ngayon. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakilan Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pribileyo na kami ay minsan pantinipon ninyo sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pong online at on-site worship celebration. Ang aming dalangin, kasihan niyo po ang bawat isa sa amin ng Banal na Espiritu upang ang lahat ng mensahe na nais po niyong ipaabot sa amin ay aming pong lubos na maunawaan, Panginoon. Gamitin niyo po lamang ako kasangkapan upang ang iyong dakilang kalooban ang siyang maipahayag sa aming kalagitnaan. At sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, anuman spirito ng distraction, disorder, confusion, ito'y aming hindi pinapayagan. Bagkos ang aming kinakalaganay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magdadala po sa amin sa landas ng katwiran patungo po sa kabanalan. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri, dinadakila at sinasamba po namin kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen, Amen, Amen. Nakakaupo na po kayo. Papakiusap ko po yung ibang mga kapatid natin. Lumapit kayo dito sa harap para pag may dumating po sa likod, at sa likod na sila uupo, hindi na sa atin makadistract. Ano po? Okay? Nasa ikatlong bahagi po tayo ng ating pag-aaral at ang pag-aaral po natin is about celebrate, ang series na ating pong tinatalakay is about celebrate. At ngayon nga po, ang pag-aaralan po natin ay celebrate God's love. Ako po'y naniniwala na marami po sa atin ang kumbinsido at alam po natin na tayo ay mahal ng Diyos. Amen po ba? So, kung mahal po tayo ng Panginoon, ang katanungan ko po sa inyo, mahal niyo ba ang Diyos? Tatatlo lang po yung sumagot. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Okay. So malalaman po natin yan mamaya. Sapagkat kung totoong mahal natin ang Diyos, tulad nga ng ating pong binasa na ating pong ulitin, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Malinaw na malinaw dito po sa mga talatang ito na ating binasa, ang pamantayan ng pagmamahal ng Diyos na kanyang ibinigay sa bawat isa po sa atin. Kaya lang, sa ating pong pamumuhay bilang tao, mapatayo ay mananampalataya o hindi mananampalataya, merong limang tiyak na bagay na tayo po ay mararanasan. Ano po itong limang tiyak na bagay na to? Unang-una, makakaranas po tayo ng pagsubok o test. Bakit po? Sapagkat bahagi po yan ng buhay. Yun nga pong aking mga anak ay itong nakaraan linggo ay katatapos lang po ng kanilang second periodical test. So, mahalaga po yun. Bahagi ng buhay po natin yun. Pangalawa ay yung pong tinatawag na trials o paghihirap. Bakit po? Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos na puro pasarap lang sa buhay. Yun sana ang plano niya sa atin nung hindi po nagkasala si Adan at si Eva. Kaso si Adan at si Eva ay nagkasala at naging dahilan po parang kasalanan ay makapasok sa atin po. At nung makapasok ang kasalanan, doon na po nagsunod-sunod ang consequences ng nagawang kasalanan ng tao. Pangatlo na mararanasan po ng tao ay yung pong temptations o pagtukso. Kaya nga po kahit na nagsusumikap kang maging mabait, ay dumarating sa buhay mo na parang gusto mong makakawala doon sa mga bagay na ginagawa mo palagi na lang at nagkakaroon ng pagkakataon ng kalaban para tuksuhin ka doon sa area ng iyong buhay kung saan ka mahina. Pang-apat ay yung tinatawag po na tragedy o trahedya sapagkat ang buhay nga po natin dito sa mundong ito, from the time we were created,
nakatakda na rin po yung time na tayo po ay mamamatay. At marami po, ngayon po taong ito, magse-celebrate ng kanilang Pasko na yung miyembro ng kanilang pamilya, one way or the other, ay hindi na po nila kasama sapagkat sila po'y kinuha na ng ating Panginoon. May ilang pagkakataon din naman po na sa hindi inaasahang pangyayari ay meron pong aksidente na naganap o di kaya naman po ay meron pong kabiguan na naganap. So bahagi po yan ng tragedy sa buhay na walang ka ng trabaho na maaring masabi po natin na hindi mo ine-expect pero inalaw ng Diyos sapagkat yan nga po ay tiyak na mangyayari sa ating buhay. At ang panlima po ay yung tinatawag po na tribulations or kapigatian na parabang sunod-sunod ang mga pagsubok na dinaraanan mo sa buhay, na parabang walang katapusan, katatapos lang nung isa, may dumating na isa, tapos may parating na naman na isa, may parating na naman na isa. So, parang paano ka makababangon sa buhay? Pero ang lahat po ng yan ay hindi po sapat na dahilan para tayo po ay tumalikod sa ating Panginoon. In these things na tiyak na mangyayari sa ating buhay, ang katanungan ko po, ano ang magiging reactions ng bawat isa sa atin? Bilang isang mananampalataya, anong dapat na maging reaction natin? We could be bitter or we could look life in a better perspective. Bitter meaning, para sa'yo, bakit ba nangyayari sa akin to? Better meaning, sa kabila ng pangyayaring ito, alam ko may magandang bagay na gagawin sa akin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawang reaction na pwede nating maranasan, we can be broken sapagkat dun sa mga pangyayaring dumating sa ating buhay, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nalugi ka sa negosyo, nanakawang ka pa, parang sapat na dahilan yun para hindi ka na magpatuloy. At last Sunday nga, pinag-aralan po natin ay celebrate God's faithfulness sa katauhan po ni Naomi at sa katauhan ni Ruth na si Naomi, pinapalitan niya na po yung kanyang pangalan na from being Naomi to Mara, sapagkat yung meaning ng kanyang pangalan na Naomi means pleasant, samantalang yung Mara means bitter. Sapagkat sa sunod-sunod na mga pangyayari, nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng dalawang anak, wala nang dahilan para siya pa'y mabuhay pa. Kaya babalik na lang siya doon sa lupain kung saan siya nanggaling at aantayin niya na lang na siya'y mamatay. Pero si Ruth po ay hindi po siya iniwan. Dahil sa pangyayaring yon, na-restore ang plano ng Diyos sa buhay po ni Naomi sapagkat si Ruth ang naging asawa ni Boaz at si Boaz ang naging ama ni Obed at si Obed ang naging ama ni Jesse at si Jesse ang naging ama ni David kung saan nang galing ang ating Panginoong Jesucristo. So ano makikita po natin dito? With all these things that are happening in our life, we can be these people that would react negatively or we could be the other type of people that would react positively in the situations that we are facing in life. Pangatlo, you could be resentful, meaning to say, lahat na lang, ako na lang ang palaging may kasalanan, lahat na lang, sa akin na lang lagi nangyayari ito, na parang iniisip mo, pinagtaklubang ka na ng langit. Or you could be grateful na ipagpapasalamat mo na sa kabila ng lahat ng pangyayari na yon, alam mo, ang Diyos ay may gagawing dakilang bagay sa iyong buhay. Alam mo na ang Diyos ay gagawa ng himala para sa iyo. Ikaapat, you could be rebellious na, ba't pa ako magpapatuloy sa Panginoon? Eh, ganito lang naman ang palaging nangyayari sa buhay ko. Or, sa kabila po ng yon, you could be obedient na para sa'yo, hindi ka susuko sapagkat alam mo, pag nagpatuloy ka sa Panginoon, may magandang bagay na inilaan ng Diyos sa'yo. At ang panlima po, you could be unbelieving, na walang ka na ng pananampalataya sa Panginoon dahil sa mga pangyayaring hindi maganda, or you could still choose to be trusting na handa ka pa rin magtiwala sa Panginoon sapagkat alam mo na ang Diyos na may likha ng iyong buhay ang siyang may dakilang plano para sa buhay mo. Now, itong mga bagay po na to ay pinakikita ko po sa bawat isa po sa atin. Bakit? Sapagkat ilang araw na lamang po, we have 14 days to go or masasabi po natin 13 days to go, matatapos na po ang taong 2021, mapasok po ang taong 2022. At kung paano po natin naharapin ang 2022, nakadepend kung paano po natin gustong matapos ang 2021. Ang tanong ko nga po sa bawat isa po sa atin, kumusta ang buong taon ng 2021 ng bawat isa po sa atin?
Ako po, masasabi ko, isang taon na punong-puno po ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Not just because of the material things or even the financial blessings or even the physical things na naranasan po natin sa Panginoon, but because God has given us life. Maraming tao gustong makatawid pamula po sa kanilang kinalalagyan patungo po sa panibagong taon, pero hindi na po sila nakatawid. Just early in the morning, may nag-message po sa akin at yung pong kanyang asawa ay gusto po niyang dalhin sa ospital sapagkat hindi na po makahinga. Okay? Hindi naman po COVID yung sakit ng kanyang asawa, pero dahil sa akin po naka-assign yung responsibility niyon, so nabasa ko na lang po yung mga 5:30 in the morning kasi alauna na po ako natulog. So sabi ko, Lord, ano po ba pwede kong gawin? Sabay tinawagan ko po at pinag-pray ko po yung kaibigan ko pong pastor. At sa awa po ng Panginoon, nasa ospital na po yung kanyang asawa. Now, ito po yung gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. All these testings, all these trials, all these temptations, all these tragedies, are this enough reason for every one of us to turn our back against God? Sapat po bang dahilan ang mga pangyayaring ito para talikuran natin ang Diyos? Ang sabi po ng Roma chapter 8 verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Nothing can separate us from the love of God. Yan po ang pangako na salita ng Panginoon. Lahat ng mga nararanasan po natin, these things should not separate us from the love of God. Kaya lang, kung tayo mismo ang aalis sa presensya ng Panginoon, kung tayo mismo ang aalis sa pag-iingat ng Panginoon, wala pong magagawa ang Diyos sa atin. In John chapter 10, sinabi ng salita ng Panginoon, no one can take us away from the hand of God. Wala raw makapag-aalis sa atin sa kamay ng Panginoon. Eh, ang tanong, paano kung ikaw yung umalis sa kamay ng Panginoon? Ito pa isang tanong ko sa inyo, gaano ba kalaki ang kamay ng Diyos at pwede tayong umalis sa Kanya? Di ba? Ang ibig lang po sabihin noon, hindi po literal na kamay ng Diyos sapagkat yung kamay symbolizes protection, handa kang ingatan. Pero pag umalis po tayo doon sa pag-iingat ng Panginoon sa atin at nagpasya po tayo na tumalikod sa Kanya, then yun po yung magiging dahilan para tayo mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay how to celebrate God's love. At ito po ang pinag-aaralan po natin sapagkat walang sapat na dahilan para tayo po ay tumalikod sa Panginoon. Walang sapat na dahilan para ngayong panahong ito ng Kapaskuhan ay hindi po natin i-celebrate ang kabutihan ng Diyos kahit na may mga pangyayaring naganap sa ating buhay sa loob ng 2021. Yung ilan sa atin nagkasakit, yung ilan nagka-COVID, yung ilan nawalan po ng sasakyan, nawalan ng trabaho, nawalan po ng negosyo. Yung iba talaga masasabi po natin nalugi sa kanilang mga kabuhayan. Pero those things should not hinder us from celebrating God's love in our life. Tulad nga po ng ating binasa kanina, unang-una na dapat po nating matutunan para i-celebrate ang kabutihan ng Diyos ay mahalin po natin ang isa't isa. Sabi po ng unang 1 chapter 4 verses 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So maliwanag na maliwanag po, mag-ibigan daw po tayo. No doubt, okay? Dahil anak ko po si Miko, anak ko po si Isha, anak ko po si Gabe, mahal ko po sila sapagkat mga anak ko po sila. Kahit sila po ay gumawa ng hindi tama, bago nga po kami pumunta rito, meron pong hindi nagawan tama yung anak ko po, napagsabihan ko, but it doesn't lessen my love for him. Because my love for him does not depend on the good things that he does, but my love for him depends on my relationship with him. Naunawaan po ba natin? Hindi mababawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, madidisappoint ako. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal ko sa kanya, bilang isang ama niya, meron po akong expectation. Mali po ba na mag-expect ako bilang isang ama na mahalin din ako ng aking anak? Kayo po ng mga magulang na narito, mali po ba na mag-expect tayo na mahalin tayo ng ating mga anak? Kayo ng mga anak, mali ba na i-expectin nyo na mahalin kayo ng inyong mga magulang?
Anong mararamdaman ninyo kung umaasa kayo na bibigyan kayo ng regalo ng iyong tatay ngayong Pasko, kaya lang dumating yung kanyang mga kumpare at binilampu niya ng merienda at panulak yung kanyang mga kumpare, yung regalo na para sa inyo ay hindi niya nabili. Anong mararamdaman ninyo? Diba? Sasama ang loob mo. But it doesn't lessen your love against your father because he is your father. But our father is not like our earthly father here on earth. Ang ating mga magulang dito sa lupa ay hindi katulad ng ama natin na nasa langit. Sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoon, kung kayo ng mga ama na narito sa lupa, kapag humingi ang inyong anak ng tinapay, ay hindi nyo bibigyan ng bato. Kapag humingi ng isda, ay hindi nyo bibigyan ng ahas. Ako pa kayang ama ninyo na nasa langit. Ipagkakait ko ba ang mabuting bagay sa inyo? So our Father, our Heavenly Father, knows how to give good gifts to every one of us. But in return, He is expecting all of us to love each other. Naintindihan po ba natin yon? Parang ganito lang po kasimple yon. Mamaya po, pagkatapos nito, meron po tayong salo-salo. Tama po ba? At kung may salo-salo po tayo, ibig sabihin ay meron po mga pagkain ihanda sa atin. Naikwento ko na po ito sa inyo noon, pero uulitin ko po just for emphasis sake. Ang naging training ko po, sapagkat ako po ay naging missionary, tinanong ako minsan, sabi, anong paborito mo sa lechon manok? Sabi ko, eh, yung pong hita. Diba? Siyempre, pag pinuha mo yung hita ng manok na yon, eh, kakagatin mo na lang yon. Hindi katulad nung ibang bahagi na kapag kainalis mo, eh, kailangan pa ng kutsilo. Yun, pag kinurot mo lang, kakagatin mo na lang yun. Ah, ganun ba? Eh, anong pinakaayaw mo? Eh, sabi ko, yung leeg. Ano pa ba makakain mo sa leeg? Balat lang. Tama ba? Sabing ganun sa akin nung mission said namin. Ah, ganun. O, sige. Dahil ikaw ang unang kakain, isipin mo na ang gusto rin ng mga kakain at paborito nila ay yung hita rin. Kaya, ikaw ang unang kakain, ang kainin mo, yung pinakaayaw mong bahagi ng pagkain. Natuto po ako nun. Okay? Mamaya po, magkakainan tayo. Okay? Maraming pagkain. Salamat sa Diyos sapagkat nagsipagdala ang bawat isa po sa inyo. Yung walang dala, salamat pa rin sapagkat may kakain ng mga nagdala ng pagkain. Amen ba? Dapat maubos po yung pagkain. Mahirap na iuwi pa natin yun. So, magsasalo-salo po tayo. Kaya lang, look at it this way. God has commanded us to love one another. So, wag mo lang kunin yung gusto mong bahagi ng pagkain. Kumuha ka ng bahagi ng pagkain na alam mong gusto rin ng iyong kapwa. At hindi lang po ganito. Wag ka lang kumuha ng plato mo para sa iyo. Ikuha mo rin ng plato yung kapwa mo, ng kubiertos yung kapwa mo. At kung nakita mo nangangailangan siya ng tubig, bigyan mo siya ng tubig. Kasi kung nauuhaw ka na, ibig sabihin, baka yung iba nauuhaw. Makikita niyo po mamaya, every one of us would be able to express our love for God if we love and care for one another. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, ito pa ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa unang 1, chapter 4, verse 20 to 21, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Malinaw na malinaw. Love is not a word, is not a four-letter word that is based on our emotions. Love is a commandment of God. So whether you like the person or not, you ought to love that person. Whether nagkamali yung tao na yon sa'yo o hindi, you ought to love that person. Bakit po? Because love is a commandment given to us by God. Parang ganito lang po yan. Sinabi ng salita ng Panginoon, huwag kang papatay. Eh, hindi ko naman talaga pumapatay. Bakit? Sapagkat masama yun, di ba? Eh, sinabi rin ng Panginoon, love one another. So, kung paanong inutos ng Diyos, huwag kang papatay, eh, kinakailangan sundin natin yung utos ng Panginoon na mahalin natin ang isa't isa. Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Kayo po, na mga kasama rin namin online, tignan nyo nga yung mga kasama nyo sa bahay. Kaya nyo bang mahalin yan sa kabila ng hindi nag-urong ng plato kanina? Kaya nyo bang mahalin yan sa kabila ng mga bagay-bagay na kamalian na kanyang ginawa? Alam nyo, mga kapatid,
Dalawa lang naman ang dahilan kung bakit umiiyak po nang matindi yung mga namamatayan sa buhay. Una na dahilan, dahil mamimiss nila yung kanilang mahal sa buhay. Pero ang ikalawang dahilan, kaya sobrang tindi ang hikbi ng mga tao o yung iyak ng mga tao sapagkat meron silang dapat gawin para sa kanilang mahal sa buhay na hindi po nila nagawa. Now, lumagay po tayo dun sa una. Habang may pagkakataon pa, i-express po natin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pwede ba nating sabihin sa isa't isa, I love you? Baka katabi mo yung crush mo, ha? Ha? Talaga namang bigay na bigay. I love you too. Diba? I love you with the love of the Lord. And more than our emotions, more than our feelings, ang gusto po natin dapat ipakita na kahit na may pagkukulang, may pagkakamali siya, handa po natin i-express ang pagmamahal natin sa isa't isa. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay. Look at it this way. We celebrate God's love because He first loved us. Ating ipinagbubunyi, ipinagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. The truth of the matter is, we cannot love God not unless God first loved us. Okay? Hindi natin pwedeng suklian ang pagmamahal ang Diyos dahil hindi po tayo minahal ng Diyos. So, dahil Siya ang unang nagmahal sa atin, marapat lang po na mahalin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. So, yun po yung expectation po natin. Okay? Yun po yung expectation po natin. So, purihin po ang Panginoon at yun po ang tungkulin natin sa Panginoon. Ang mahalin natin Siya at mahalin din po natin ang isa't isa. Pangalawa, how do we celebrate the love of God? Okay? By doing good to one another. Sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti sa isa't isa. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Galatia chapter 6 verses 9 to 10, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Naintindihan po ba natin ito? Let us do good to one another. Natatandaan niyo po si Apostol Pedro, ang sabi po niya sa ating Panginoon, Lord, ilang beses ko po ba dapat patawarin ang aking kapwa na nagkasala labis sa akin? 7 beses po ba? Sabi ng Panginoon, hindi. 77 beses. 70 times. Makapitumput-pitong beses, sabi ng Panginoon. 70 times 7. Meaning, 490 times. Okay? And that is forgiving them. Why? Because when you forgive a person, you also has done a good thing sa buhay po niya. Okay? Naikwento ko po nung Thursday sa ating online cell group, sa ating online Bible study. At nais ko rin pong ikwento sa inyo. Last Saturday po kasi, sobrang busy ko po, December 11. Meron po akong kinasal ng umaga. Pagkatapos, pagdating po ng alas 2 ng hapon, nag-speak po ako sa gathering ng mga kabataan. And then pagdating po ng alas 4, may ikakasal na naman po ako. So talagang busy-busy po ako. Okay? Yung ikakasal ko po nung umaga, hinanap ko pa po kung saan lupalop yung bahay niya. Sabi ko, pwede bang magkita na lang tayo sa isang lugar? Kasi hindi naman po natin kasama sa church yun. So sabi ko, pwede ba magkita na lang tayo? Kasi nirefer lang yun ng kaibigan ko pong pastor. So sabi ko, doon tayo magkita sa church na yun. Kaya lang, 20 minutes na po ako nag-iintay, wala pa. Ang sinabi sa akin ng kasal, alas 10. So 10:20 na, wala pa. So sa madaling salita, natuloy po yung kasal at simple-simple po yung kasal. Sa baryo po talaga. Okay? Kahit na sa baryo, nakakatuwa po. Kasi may ring bearer, may flower girl. So nakakatuwa. Okay, so masaya po ako ginawa yun. Kaya lang, tapos po nung kasal na yun, di ifinail ko po yung marriage contract. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, papunta ako ng Selcor sa Bitas, magkita tayo. Alas 7 pa lang ng umaga. Minessage ko na, magkita tayo para na sa ganun, maibigay ko sa iyo yung kopya ng marriage contract. Alas 9 na, wala pang reply. So tinawagan ko, ay, sige po, hindi po ako pwede pumunta. Tatay ko na lang po ang pupunta. 9:50 na, wala pa. Di tumawag ako. Okay, hinatid ko po kasi yung anak ko sa therapy center niya. 9:50 na, wala pa. Kausap ko yung tatay. Sabi, paalis pa lang po ako eh. So, tumawag ako ulit, mga 9:30.
Sabi, eh, nakaalis na po si tatay. Sabi ko, umalis yung tatay mo nang hindi dala yung cellphone. Paano kami magkikita dito sa cellcore? Sa loob-loob ko, pambihira naman. Nag-aantay ako sa wala. Happy kong ganun. So 9:45, umalis na ako kasi susundin ko ng alas 10 yung anak ko eh. In the natural, masamang-masama ang loob ko. Nag-antay ako sa wala. Gusto niyo po ba nag-aantay kayo sa wala? Ha? Buti na lang ang Panginoon, inaasahan po natin na darating siya. Kaya lang hindi niya sinabi ang oras, kaya dapat nag-aantay po tayo palagi sa kanya. Ngayon, di sinundo ko na po yung anak ko. In the natural po, sa sarili ko lang, ano, ganito ang feeling ko, ah, bahala ka. Sabi ko ganun. Hindi mo makukuha yung marriage contract mo, malibang makipag-communicate ka sa akin. And then suddenly, the Holy Spirit spoke to me. At hindi mo subukan balikan. Okay? Kasi napakasimpleng tao lang po nila eh. Hindi mo subukan balikan. Eh, true enough, bumalik po ako ulit sa cellcore sa Bitas. At pagbalik ko po ron, nagtitingin-tingin po ako. Tapos, namukhang ko po yung isa. Okay? Na naka-tricycle. Okay? Sabi ko, gumanon po ako, lumapit sa akin. Sabi, Pastor, naku po, pasensya na kayo. Kanina pa po ako rito eh. Gusto kong matawa eh. Mas nauna ako sa kanya ron eh. Kanina pa po ako rito, sabi niya ganun. Sabi, kanina ko pa po kayo pinagtatanong sa mga guwardiya rito. Kilala niyo po ba si Pastor? Dito raw po kami magkikita eh. Paano naman ako makikilala ng guwardiya? Paano naman ako makikilala ng mga tao na naroon? Di ba? In the natural. Pero ganun po siya kasimple. Na para sa akin, because of that act of kindness na ginawa ko, bumalik ako, inunawa ako po yung tao, naibigay ko po yung marriage contract. Ibig sabihin, gumawa ako ng mabuti na nakalulugod sa Diyos. Hindi ko pinairal yung sarili kong katwiran na naging dahilan para ako'y magkasala sa Panginoon. Now, I want you to look at this. You could be kind to people who are kind to you. You could do good to people who would do good to you. And you could be loving to people who would love you. Pero paano kung hindi nila masuklian yung ginagawa mo para sa kanila? Paano kung hindi nila mabigyan ng sukling kabutihan yung kabutihan ginagawa mo sa kanila? Paano kung masaktan kanila? Mamahalin mo pa rin ba sila? Pero ang sabi ng salita ng Panginoon na ating binasa, as often as we have the opportunity, let us do good to one another, especially to them who belongs to the family of God. Do we belong to the family of God? Then we must do good to one another. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, okay, maiksi lang po yung lesson po natin. Dito na po ako magtatapos. Sabi rito, ay by loving our enemies. Okay? Ito medyo mahirap to. Yung una, loving one another, pwede, di ba? Okay? Kasi magkasundo kayo. Yung pangalawa, doing good to one another, pwede. Pero yung pangatlo, loving our enemies, medyo mahirap to. Huwag nyo na tingnan yung katabi nyo. Okay? Matthew chapter 5, verse 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. How did God express His love for every one of us? Sabi po ng 1 chapter 3, verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano makikita po natin dito? God being God. A God who knows no sin. A God who is holy. A God who is so loving. He created every one of us. Sa kabila ng paglikha ng Diyos sa atin, sa kanyang wangis at anyo, nagkasala ang tao laban sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Diyos pa rin ang bumaba sa langit para abutin ang bawat isa sa atin. Diyos pa rin ang gumawa ng dahilan para ang bawat isa po sa atin madama natin ang kanyang pagmamahal. Diyos pa rin ang gumawa ng dahilan para tayong mga kaaway ng Diyos ay maging kasundo po niya. At hindi lang kasundo, mind you, maging kapamilya po niya. Alam niyo po ba, in John chapter 11, verse 3, sinabi ng salita ng Panginoon, nagpadala po
ng representative si Maria at si Martha na nagsasabi sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, ang inyo pong kaibigan na inyong lubos na minamahal na si Lazaro ay may sakit. Iilan lang po sa Bible ang sinabi ng salita ng Panginoon na minamahal ng Diyos. John, the beloved, he wrote the Gospel of John at sinabi po niya, 6 times he mentioned the disciple of whom the Lord loves, pertaining to himself. Now, understandable pa siguro kung ang sumulat po ay si Apostol Pedro o di kaya sumulat ay si Apostol Santiago o sumulat po ay si Apostol Pablo o si Apostol Marcos, di ba? Pero hindi. Ang sumulat mismo ng Gospel of John ay si John and he pertained to himself na siya ay minamahal ng Diyos. Parang sobrang confident naman yata si John na mahal siya ng Panginoon. Maaaring si Lazaro, isang beses minensyon sa John chapter 11 verse 3 na siya'y minamahal at kaibigan ng ating Panginoon. Pero si Apostle Juan, 6 times he mentioned the disciple of whom the Lord loves. Meaning to say, ganun ka-confident si John. At bakit ganun ka-confident si John na ganun siya kamahal ng Panginoon? Because he truly understands the love of God in his life. Lahat po tayo ay kaaway ng Diyos. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, bumaba siya mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Inabot niya ang bawat isa sa atin. Kaya anong sabi? Upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Alam ko po, katulad ko, meron din po kayo nakakagalit. Tama po ba? Sabi po ng anak ko, Daddy, bakit si Chase, hinahabol niya yung buntot niya? Bakit si Chase, gusto niya kagatin yung kanyang buntot? Sabi ko, anak, nilalaro lang niya yung kanyang sarili. Diba? Eh kasi nandoon lang siya sa kulungan eh. So nilalaro lang niya yung kanyang sarili. Hindi dahil sa galit siya dun sa buntot niya, kaya gusto niyang habulin o gusto niyang kagatin yung buntot niya. Hindi. Nilalaro lang niya yung kanyang sarili. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Bakit tayo? May kagalit tayo. Anong ginagawa natin para abutin sila? Ako po, gusto ko sabihin sa inyo, by God's grace, I was able to fulfill what God has placed in my heart to do this year. I was able to reach out to persons who injured me. Okay? Nananakit po sa aking damdamin at gumawa ako ng dahilan para abutin sila at patawarin sila. Alam niyo mga kapatid, ngayong panahon pong ito ng Pasko na to, ito'y Pasko na para sa atin lahat. Tama ba? Pero, hindi madadama ng ibang tao ang diwa ng Pasko kung hindi po natin sila aabutin. Kaya nga po, today, we need to celebrate God's love by reaching out to other people. In closing, meron po akong gusto ikwento sa inyo. Alam nyo, sa Amerika po, hindi po pwede ang pakiusapan pagdating sa pag nag-violate ka ng batas. So, sa Amerika, meron pong speed limit ang kanilang mga highways. Dito rin naman sa Pilipinas, may speed limit. Kaya lang, hindi po natin masyado pinapansin yun. Di ba? Alam lang po natin, speed limit, 80 to 100 kilometers per hour. Sa Amerika, pag lumampas ka ron, meron pong CCTV o di kaya may mobile patrol, highway patrol na merong scanner at pag nakita, habulin ka nun. Sa madaling salita, ang speed limit po nila ay up to 70 miles per hour. Eh meron pong matuloy na tumatakbo at ang kanyang takbo ay 80 to 90 miles per hour. So ang ginawa po, hinabol po siya ng mobile patrol. Nung hinabol po siya ng highway patrol, tumabi po siya. Sapagkat hindi mo pwedeng takasan yun eh. Lalo lalala ang kaso mo. So pagtabi niyang ganun, guminhawa ang pakiramdam po nung driver na uulihin sapagkat nakita niya sa rear view mirror niya, nakakilala niya yung pulis na uhuli sa kanya. So sabi niya, uy, si John pala
Salamat na lang si John yung huhuli sa akin. So pagbaba niya ng bintana, sabi sa kanya ni John, "Oh, Peter, ikaw pala yan." Sabi niya, "Oh, John, pasensya ka na. Nagmamadali ako kasi Pasko ngayon eh. Kailangan ko makauwi para umabot ako sa Noche Buena. Eh, pasensya ka na dahil matulin ang takbo ko." Sabi ni John, "Pasensya ka na rin, Peter. Kailangan ko kunin ang lisensya mo." "Hindi, John, sana intindihan mo ako. Nag-aantay yung asawa ko, nag-aantay yung dalawang anak ko. Kaya ako nagmamadali." "Pasensya ka na, Peter. Kailangan ko pa rin kunin ang lisensya mo." Sa madaling salita, binigay po ni Peter yung lisensya niya. Nandoon siya sa manibela habang si John ay nasa labas at sumusulat po. Sabi ni Peter habang hawak niya yung manibela, "Nakikiusap na nga, ayaw pa akong pagbigyan. Para kipa naging magkaibigan kami. Para kipa." Sabi niya ganun. "Bale, bayaran ko na lang yon kaysa masira yung pagiging magkaibigan namin." Tapos, nung ibinibigay na po sa kanya ni John yung papel, binuksan niya lang yung bintana na maliit, sapat para kunin po yung papel na yon. At sabi ni John sa kanya, "Bye-bye, Merry Christmas." Nagulat po si Peter nung makuha niya po yung papel, nung tinignan po niya, hindi pala ticket, hindi pala violation ticket yung ibinigay sa kanya. Ang ibinigay pala sa kanya ay isang sulat. At sinabi niya doon, "Mahal kong kaibigan na Peter, gusto ko lang paalala sa iyo na dapat kang sumunod sa batas. Gusto ko lang paalala sa iyo na ako ay nawala ng anak dahil sa isang motorista na nagpapatakbo ng mabilis sapagkat nabangga niya sa sasakyan namin at yung kaisa-isa kong anak na babae ay namatay dahil sa overspeeding na kanyang ginawa. After 3 months, yung tao na yon ay nakalaya at ngayon ay magse-celebrate ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Pero ako, simula nung araw na mamatay yung kaisa-isa kong anak, hindi ko na siya makakapiling. Kaya, John, paalala ko lang sa iyo bilang kaibigan. Sumunod ka sa batas sapagkat maraming mga anak ang nag-aantay sa kanilang mga magulang at maraming mga magulang ang gustong makapiling ang kanilang mga anak." What is the moral lesson of this story that I am conveying to every one of you, even to those of you who are watching us online? Hindi po masama ang sumunod sa utos. Hindi po masama ang magmalasakit sa ating kaibigan. Hindi rin po masama ang mahalin ang ating kaaway. Alam niyo po ba, si John, all the days of his life, he needs to forgive that driver na nakagawa ng hindi tama sa kanyang anak. All the days of the life of our Heavenly Father, he needs to forgive every one of us who committed a sin against Him. Because for God so loved us that He gave His one and only Son so that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. This morning, tayo po magpapasya. Are you willing to celebrate the love of God in your life by loving one another, by doing good to one another, and by loving your enemies? Tatlong bagay lang po, sapagkat ako'y naniniwala, sapat ang pag-ibig ng Diyos para tayo po ay magpatawaran. Amen po ba? Kung kayo po ay naniniwala, nais ko pong lahat tayo po itumayo at awitin po natin ang pag-ibig po ng Panginoon sa ating buhay. Awitin po natin yung maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingha, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakapang iyong kalooban. Minsan pa nanunumbalik sa iyong paglingha, dinadalangin ang iyong pagtanggap,
yaya kapag iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus Jesus, magalika sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magalika. Sa sandali kong ito, nais kong ipigit natin ang ating mga mata, iupo natin ang ating mga. Nais ko pong saliksikin natin ang ating sarili. Kumbinsido ang bawat isa sa atin na mahal tayo ng Diyos. Pero ang tanong ko sa inyo, kaya ba nating kumbinsihin ang Diyos na mahal natin siya? Sapagkat sa tatlong bagay na ating pinag-usapan, kung paano natin ipagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Una, ang pagmamahala natin sa isa't isa. Ikalawa, ang paggawa natin ng mabuti sa isa't isa. At ang pangatlo, ang pagmamahal natin sa mga kaaway o mga taong nakagawa ng hindi tama sa atin. Handa ba kayo na siyasatin ang inyong sarili at sabihin sa inyong sarili kung kaya ninyo o hindi na gawin ang tatlong bagay na ito? Pero salamat sapagkat hindi nakabatay sa kaya nating gawin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya na sa atin noong makasalanan pa ang bawat isa sa atin. Kaya ang kailangan na lang nating gawin ay suklian ang pag-ibig na yan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ngayong umagang ito, ako'y naniniwala. Yung naunang dalawa na ating pinag-aralan, kaya nating gawin yun. Pero yung ikatlo, kailangan natin ang Diyos para mamahal natin ang mga taong nakasakit sa atin, para ating maibig ang mga taong nakagawa ng hindi tama laban sa atin, ang mga taong in the natural itinuturing nating kaaway natin. And if you're willing right now, I want you to lift up both of your hands before heaven. And I want you to mention their names right now. I want you to ask God to give to you the grace para ang mga taong ito ay maabot nyo rin. Para ang mga taong ito ay mapatawad nyo. Para ang mga taong ito ay mamahal ninyo. Sapagkat ang Paskong ito ay hindi lang para sa atin. Para sa kanila rin ito. At ma-appreciate lang nila ang tunay na diwa ng Pasko. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na kaya nating iabot sa bawat isa sa kanila na nangangailangan nito. This morning, the presence of God is in our midst and He is more than willing to reach out to every one of us, to every father, to every mother, to every son, to every daughter, to every one of us who are here gathered, and even to you who are online with us. I now pray in the name of the Lord Jesus Christ that the power of the Holy Spirit would touch you, that the power of the Holy Spirit would enable you and give to every one of us the willingness to love the people na nangangailangan ng pagmamahal. To love the people that have hurt us. To love the people that we consider our enemies. Salamat po, Panginoon, because we can feel the goodness of your love sa buhay po namin ngayong umaga. And we celebrate your love in our lives
because you first loved us. Lord, salamat po sa bawat pamilya na kasama po namin ngayon. Sa bawat po, ama, ina, mga anak na narito. Salamat din, Panginoon, na kahit may ilan na nag-iisa na sila, Panginoon, kayo ang Diyos na gumamit sa kanila upang sa bawat miyembro ng kanilang pamilya, madama ng bawat isa ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat po. Now, unite us in your love. Help us to work together hand in hand for the fulfillment of the great commission, for the expansion of your kingdom. And I pray that to each family represented here today, I pray na kayo ang Diyos na magpala sa bawat isa, Panginoon. Not only will you bless them materially, financially, physically, emotionally, but bless them spiritually, for the things in the Spirit are eternal, Panginoon. Now receive the blessings of God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. And the Lord give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday. This would be our year-end celebration of the goodness of God for the entire year of 2021. So wag po kayong mawawala. Join us next Sunday as we celebrate God in our lives. Pagpalain po kayo ng Panginoon.